sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ayan po. Ah, okay. Hello everyone, this is Professor Vincent Toribongolan. Ayan, today is December 4, 2023. At napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon dahil mamaya ay ituturo ko sa inyo ang tamang procedure. Kung ano nga ba ang dapat nating gawin kung sakali na mangyari ito sa inyo. Ito po ay nangyari hindi lamang sa akin kundi sa maraming mamamayan, sa maraming individual na naloko, sinira ang kinabukasan. Winalanghiya ang dugo at pawis na inilaan ng mga namumuhunan. Scam ay isang salita. Apat na letra na kailanman ay hindi maaaring palitan ng salitang pagpapatawad. Scam ay isang salita na kailanman ay hindi maaaring sumbatan o pantayan ng salitang refund. Ang tanging kapalit ng salitang scam ay pagsira, pagwasak, at pagbibigay ng karampatang parusa sa mga taong mapagsamantala, sa mga taong nilamon na ng pera. More than 3 years ago, nang ako ay nag-invest sa isang malaking korporasyon. Dugot pawis ang pinuhunan ko para lamang makuha ang bagay na yun. Almost 8 million. Dugot pawis po yun. Sakripisyo, pagtitiyaga na pumasok sa opisina araw-araw. Umulan, bumagyo, hindi ko po inalintana. Makuha ko lamang ang aking pangarap. Ito lamang po ang masasabi ko sa mga kababayan nating naloko ng mga scam companies. Huwag po kayong matakot lumaban. Hindi po natin kinakailangan ng abogado. As long as mayroon tayong matibay na ebidensya, lahat po ng ating transaksyon, dapat mayroon po tayong maipapakita. Ang tanging laban natin at ang pinakamalakas na laban natin sa ganitong uri ng mga panluloko ay ebidensya. Ito po ay ilan lamang sa mga ebidensya na aking itinago. Ito po ang mga kasulatan. Kasama na po rito ang mga tinatawag nating falsification of public documents. This is a criminal offense na panigurado. Malaki po ang ating laban. At ngayon nga po ay nakakatuwa na tayo ay inimbitahan ng tawag dito Housing and Real Estate Development Regulation Division ng Department of Human Settlement and Adjudication. So, ito po mga kaibigan, ang aking reklamo sa Mega World Corporation. Bumili po ako ng unit sa isa sa kanilang mga project sa Manhattan Garden, sa may Araneta, Cubao, Quezon City.
Ang aking unit ay sa Manhattan Plaza Condominium. Nagkaroon ng pandemya. At nung matapos ang mga lockdowns, pinayagang lumabas ang mga tao. Binisita ko po ang unit ko, July 2021. At nagulat po ako sapagkat hindi na ako pinapasok ng Megaworld Corporation. Hindi na ako pinapasok ng admin na humahawak sa Megaworld. Ito ang First Oceanic Property Management Corporation. Sa kadahilan ng wala na ang mga gamit ko sa condominium. Ninakaw ng Megaworld o ng First Oceanic Corporation ang lahat ng bagay, equipment, furnitures na aking inilagay sa aking condominium. Oo, mga kaibigan, nakakuha ako ng refund mula sa kanila noong 2021. Pero hindi po kasama ang mga bagong reklamo ko po sa kanila. Refund is different from the case na aking isinampa sa kanila. Ang refund po ay may kinalaman lamang doon sa hindi ko pagtutuloy doon sa condominium unit. Subalit ang ginawa nilang pagpalsifika ng mga dokumento ay ibang usapin. Ang pagnanakaw sa aking condominium unit ay ibang usapin. Kaya naman mga kaibigan, nakakatuwa dahil noong October ay nakatanggap tayo ng sulat ng email mula sa Housing and Real Estate Development Regulation Division, NCR, mula sa Department of Human Settlement and Adjudication Department. So, ituturo ko po sa inyo kung saan kayo maghahabla, kung saan ninyo isesend ang mga dokumento ninyo para sa mga ganitong uri ng claims. Yan. So, marami po kasi mga kaibigan ang lumapit din sa akin noong mga nakaraang taon, subalit hindi ko po maharap. Mayroong isang Italian citizen ang bumili ng unit sa Megaworld Corporation. 8 unit daw po ayon sa kanya ang binili ng kanyang ama. Subalit nang mamatay ang kanyang ama ay naiwan sa caretaker ang condominium unit. Binalak po niyang ibenta na lamang ang unit sapagkat hindi po siya Filipino residence. Hindi po siya Philippine passport holder. Subalit hindi po binigay sa kanya ng Megaworld Corporation. So ang tanong po doon, in the first place, bakit pinayagang bentahan ng Megaworld Corporation ang foreigner na yon kung wala naman palang habol dito sa Pilipinas? So, yun lamang ay isa lamang po sa mga lumapit din po sa akin. Subalit, I cannot speak for them. Sad to say, I cannot speak for them. Kaya ang maaaring maitulong ko lamang po ay ituro sa kanila kung saan ba sila lalapit. Mamaya po, 2 o'clock ng hapon, papakita ko po sa inyo ang aking pagbisita sa opisina ng Department of Human Settlement. So, ayun po. At
Nasa description po ng video na to ang mga emails na maaari ninyong padalhan ng inyong mga reklamo. Huwag po ninyong kalilimutang maglagay ng letter of complaint. Maglagay na rin po kayo doon ng mga ebidensya ninyo, no? Ilagay po ninyo sa PDF para po hindi mabago ang ebidensya, hindi magalaw ang ebidensya, hindi ma-modify ang ebidensya. Yun lamang po ang aking maaaring itulong sa ating mga kababayan.